Today mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin, meron bang sekreto sa pag-alaga ng African Lovebird? Kung gusto mo yan malaman, so tara, samahan mo ako. Sa pag-alaga ng ibon, wala po tayong sekreto. Bagkus, meron po tayong mga paraan para tayo ay maging successful sa anuman larangan ng ating papasukin. Una natin dyan ay pagmamahal sa ginagawa o sa ating inaalagaan. Ibigay natin yung pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga inaalagaan. Gaya po ng tamang atensyon o sapat na panahon, mga pangangailangan nila na pagkain at bitamina, at maayos na setup. Dito po, kailangan ilayo nyo po yung inyong mga ibon doon po sa mga possible na predator. Mga ano ba yun? Gaya po ng pusa, aso, at ahas. Nang sa gayon, hindi po mabulabog yung ating mga ibon at maging continuous yung kanilang pangingitlog. Asahan nyo ito mga kaibon, once na ibinigay nyo po yung tamang pangangalaga at pagmamahal doon po sa ibon nyo, maibabalik rin po nila yung inyong hinihingi. Ang pangalawa naman natin mga kaibon ay dedikasyon sa isang ginagawa. Halimbawa ako dyan, nagsimula ako na mag-vlog noong 2020. Halos wala pong nanonood sa akin. Kumbaga ako lang po nanonood po sa mga video ko. Dahil po sa dedikasyon ko na dumami yung subscriber at views. Kumbaga yung dedikasyon ko hindi po nawawala. So katulad lang po yan dito po sa ating mga ibon. Kailangan bilang isang breeder ay hindi po nawawala dapat yung inyong dedikasyon. Dito po pumapasok yung sipag, tiyaga, at pananalangin. So, dahil sa sipag ko, kumbaga, continuous lang po ako sa aking mga ginagawa as long as na masaya po ako at marami po akong natutulungan na kapwa ko po mag-ibon. Tiyaga. So, kailangan anuman pong problema yung inyong mapagdadaanan, kailangan hindi po kayo magpapa-apekto. Kasi ako, marami na po akong napagdaanan at marami na po akong nabasa na bad comment. Kumbaga, yung bad feedback sa akin, yun po yung ginagawa ko na motivation para po mas gandahan yung aking ginagawa. At ang panghuli ay pananalangin. So, syempre, kailanganin po natin yung pananalangin. So, sa akin noon at ngayon, pinagdadasal ko na makapag-produce po ako ng mga inakay at makapag-upgrade po ako ng mga ibon. Kumbaga ngayon ay paunti-unti nakakamit ko na po yung hinahangad ko po sa Diyos. Ang pangatlo natin mga kaibon ay matuto makinig sa opinion ng iba. Bakit? Hindi naman lahat ng kaalaman ang galing sa iyo. So kailangan marunong ka rin makinig doon po sa iba o sa kapwa mo. Dito po pumapasok po yung respeto, acceptance at simplicity. So respeto, kumbaga respeto doon po sa opinion niya. Kasi tayo ay meron po tayong kanya-kanyang paniniwala at kanya-kanyang pamaraan bilang isang breeder. Ang pangalawa, acceptance. Kung meron man isang breeder na ina-advisean ka kung paano ang tamang pag-aalaga, i-adapt mo yon. Huwag niyo pong pairalin yung pride. Bilang isang magaling na breeder, ay kailangan marunong ka rin po tumanggap ng opinion ng iba. At marunong ka rin po tumanggap ng pagkakamali. So, ang pangatlo, simplicity. Napaka-importante mo kay ibon yung simplicity. Kumbaga, kahit anuman pong nakamit mo sa buhay, maging simple lang po tayo at maging mabait doon po sa kapwa natin. At the same time, kailangan approachable rin po tayo para po makatulong rin po tayo doon po sa ating mga kapwa mag-ibon at doon po sa gustong pasukin yung ganitong larangan. Ang pang-apat natin mga kaibon, kailangan laging bukas ang inyong puso para po matuto. So sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po lahat ay alam nyo na eh. Kailangan at kailangan nyo pa rin yung opinion ng iba. Maaring yung pinagdaanan niya ay hindi mo napagdaanan. So, doon po sa napagdaanan niya, kumbaga, natuto ko na. Hindi mo na yon gagawin. At kailangan wag po natin pairalin yung pride. Kasi minsan, napapanood po natin o napapagtanto po natin, sasabihin natin sa ating sarili, ay alam ko na yan, hindi ko na kailangan yan. So, wag po ganun.
Kailangan laging bukas yung ating puso para po matuto at maging aware doon po sa pagkakamali ng iba na sa gayon hindi na po mangyari sa'yo. Ang panglima natin mga kaibon ay huwag magmadali at kailangan marunong rin po tumanggap ng pagkakamali. Ako bilang isang breeder, nagsimula po ako sa mga low mutation, sa mga pacers. Yung purpose ko po noon, gusto ko muna po matuto kung paano sila inaalagaan at kung paano sila paramihin. Marami rin po akong mga pagkakamali. Naandyan po na yung makawala, naandyan na po yung mamatayan, naandyan na po yung binubugbog, yung cock na mamatay. Doon po, kumbaga naging aware na ako. Bago man po ako mag-transfer sa mga high mutation, alam ko na kung paano sila inaalagaan. Kailangan tayo ay newbie o nagsisimula pa lang sa ganitong larangan ng pag-ibon, huwag po tayo magmamadali. Isipin po natin yung ating happiness. Kumbaga, huwag natin iisipin yung income. Kasi yung income ay to follow na lang yon. Halimbawa ko dyan, newbie ako, nag-umpisa ako doon po sa mga high mutation, mga red factor, pale pallow, at dan pallow. Paano kung nakawala yung ibon ko? Nawalan ako ng breeder. Diba, ang sakit nun? Ito po yung main purpose natin. Bago natin pasukin yung anuman larangan ng ating tatahakin, kailangan pag-aralan muna po natin at huwag po tayo magmamadali. Kasi hindi naman po ganun, hindi naman po kaagad-agad nakukuha. Meron po mga process para po makamit mo yung tagumpay. Ang panghuli natin mga kaibon ay kailangan pinagsisikapan at dapat meron ka rin pong hilig sa ganito. Kasi kung wala ka pong hilig, katulad po ng mga kapumag-ibo natin dyan na sumuko ka agad, bumaba lang yung presyo ng ibon, sumuko agad. Hindi po dapat ganun. Kailangan, kung hilig mo yan at masaya ka po dyan, bumaba o tumaas man ang presyo. So, continuous lang. Huwag ka po kaagad susuko. Kasi, kailanman hindi po nanalo yung sumusuko agad. Karamihan po na nagiging successful sa buhay yung hindi po sumusuko. I-relate ko na lang yan po sa akin bilang isang vlogger. Noon naisip ko na sumuko ka agad nung nag-umpisa pa lang ako na wala pong nanonood ng mga video ko. Naisip ko na tigilan na. Dahil po sa naandun na po ako sa sitwasyon na yon at gusto ko rin po ito. Kumbaga, pinanindigan ko na. Kinarep ko na. Hanggang sa ngayon, nagtuloy-tuloy, dumami na dumami yung aking mga subscriber at yung aking mga supporters. So, kailangan, ganun rin po tayo sa ating mga ibon. O bilang isang breeder, kailangan pinagsisikapan po natin yung atensyon at pagmamahal po sa kanila na andun po. Para po maging successful po tayo sa anuman larangan. Pati na rin po dito po sa pag-alaga po ng ibon. Para po sa akin, wala pong sikreto sa pag-alaga ng ibon o sa anumang aspeto ng buhay. Meron naman pong paraan para po tayo maging successful, para po tayo umangat sa buhay. Katulad po ng pinaliwanag po natin sa ngayon. That's it for today's mga kaibon. Stay safe and God bless.